And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Muli po, welcome to another episode of The Baptist Lunch. At muli, itutuloy po natin yung pag-aaral po natin sa isa sa pinakamahalagang doktrina po na itinuturo ng Biblia, and that is the believer's baptism, or yung tinatawag natin na Bible baptism, and no other Bible baptism but Baptist baptism. Yan po yung tinatayuan po natin ayon po sa sinasabi ng Biblia, at patutunayan po natin yan. Sapagkat alam nyo po, marami na po sa panahon natin ngayon, ang nakikita nyo naman siguro, ang dami po na nagsusulputan ng mga simbahan po ngayon, may bautismo rin sila, and then pag tinignan nyo po yung kanilang bautismo ay parang tama rin naman. Pero kung susuriin po natin, makikita nyo po kapag dinetalye po natin yung baptism po nila, ay hindi po naayon sa Biblia. Maybe in picture, parehas. Pero yung detalye, pag pinag-aralan mo talaga, ay hindi po talaga katulad sa Bible. Kaya nga po ito, ay pinag-aaralan po natin in full details kung ano po talaga yung Bible baptism at ano po yung believer's baptism. Now, tandaan nyo po yung sinabi po dito na believer's baptism. Hindi po natin tinutukoy dito, yun pong not just yung save lamang. Kasi po, marami pong tao ang sinasabi, basta't ligtas ka naman. Well, half-truth po yun eh. Pero mamaya po, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit po pinagdidiin na natin yung believer's baptism. Okay? At ito po yung biblical baptism at ito po yung Baptist baptism. Now, babasahin ko po yung sinabi po ng Biblia sa Romans chapter 6. Sisimulan ko na lamang po dito po sa verse number 3 down to verse number 5. Now, ito po yung sabi po dito sa Biblia in verse number 3. Chapter 6 of the book of Romans. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death. Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Now, pansinin nyo po kung kanino po ibinibigay ni Pablo ang mga talatang ito. Walang iba kundi doon po sa mga Kristiyano sa Roma. Now, makikita nyo po na ito pong mga Kristiyano pong ito, ito po ay mga naligtas na. Pero katulad nga po na sinabi ko, kaya po sinabi ko po kanina na believer's baptism, sapagkat meron pong meron pong argumento, isang beses na encounter ko po ito sa area pero isang beses pa lang naman. Sabi niya, di ba sabi nyo ang dapat na bautismuhan ay yung mga ligtas, which is correct, tama naman. Then, ang sunod na tanong niya, paano yung mga baby? Di ba yung mga baby ay save? At totoo rin naman, tama rin naman. Kaya lang, hindi po sila subject for baptism because the Bible baptism is believer's baptism. Which means, ito po yung mga tao na nananampalataya. At kaya nga po kanina, sinasabi ko po sa inyo, yung believer's baptism. That is the very reason why we do not believe in infant baptism. Although naniniwala po tayo na yung mga baby po ay saved, pero hindi po sila subject for baptism sapagkat hindi pa po sila nagpahayag ng kanilang pananampalataya, sapagkat wala pa po silang gulang para magpahayag ng kanilang pananampalataya. Tandaan nyo po sa pinag-aralan po natin, okay? Sa pinag-aralan po natin, sa review po natin, ang baptism is a figure of our cleansing. Okay, cleansing from what? Cleansing from sin. Again, inuulit ko po, it is a figure. Figure of our cleansing. Okay? Tayo po, ibig sabihin, tayo po ay napatawad na mula po doon sa ating mga kasalanan. Ano pa? Ito ay picture ng ating kaligtasan. Ito po yung tinutukoy ko pong kaligtasan, yung kung saan tayo po ay hinango na ng Panginoon mula doon sa kaparusahan or sentensya natin sa kaparusahan doon sa impyerno, at tayo ngayon ay may pag-asa na po ng langit. Tandaan nyo po, figure,
picture, and then also it is an identification po natin. Ina-identify natin yung sarili natin kay Kristo. Na anong nangyari kay Kristo? Siya po ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Kaya nga po ang bautismo ay paglulubog sa tubig at pag-aahon uli upang lumakad sa panibagong buhay. At pang-apat, ito po ay outward testimony na tayo po ay meron ng bagong buhay. Kaya nga sabi doon, in newness of life, na tayo po ay naipanganak na muli, tayo ay na-born again na, binigyan na tayo ng panibagong buhay ng Panginoon. So ito po ay patutuon natin, public confession natin, public profession natin, na tayo po ay may bago ng buhay. Ito pa isa, public profession of our faith, na sinasabi natin na tayo po ay meron ng pananampalataya. Na tayo po dahil diyan sa pananampalataya na 'yan, tayo po ay isa ng bagong nilalang, no? Sabi po ng Biblia sa Book of Corinthians, isa na po tayong bagong nilalang. Yan po yung ating kapahayagan ng ating pananampalataya. And then it is also an answer of a good conscience towards God. No, sabi po doon sa aklat po ni Pedro, sabi po doon, ito yung pagsagot natin doon po sa command ng Panginoon, which means it denotes our obedience sa Panginoon. Now, tingnan niyo po lahat ng mga meaning na yan ng baptism: a figure, a picture, an identification, an outward testimony, a profession, public profession, and an answer of a good conscience. Magagawa ba ng bata yan? Magagawa ba ng infant yan? Lahat po yan ay hindi po magagawa ng infant. Diba? Ang makakagawa lamang po yan ay yung tao na meron ng hustong gulang. Kaya nga po, sila po yung subject for baptism. Sila po yung mga believer, or sila po yung mga believers, sila po yung mga naligtas na dahil sa kanila pong pananampalataya. Kaya nga po sinasabi ko po sa inyo kanina, believers baptism. So kung meron mang magtatanong sa inyo, bakit yung mga bata, ligtas naman sila, bakit hindi sila binabautismuhan? Sapagkat hindi pa nila kayang i-profess yung kanilang pananampalataya. Hindi yan basta't yung katayuan lamang na ligtas, kundi iyan po yung may kinalaman po sa pananampalataya at sa identification natin sa Panginoong Jesucristo, because it is a public confession, a public profession. Okay? So iyan po na natalakay na po natin yan noong mga nakaraan. And then natapos po tayo dito sa Acts chapter 2, verse number 41, na ang sabi po dito kung sino po yung mga dapat na i-baptize. Natapos po tayo dito, yan po yung sinasabi dyan, they that gladly receive His word. Ayon po sa Acts chapter 2, verse number 41. At nakita po natin dyan na ang bata po ay hindi maaaring tumanggap ng, hindi pa po niya kayang tumanggap ng salita ng Diyos, sapagkat yun nga, wala pa po siya doon sa hustong gulang. I mean yung infant, ano po? Bagamat tayo po ay nasa sinapupunan pa lang ng nanay, may mga tatay na po or ilang mga guardians ay kinakausap nila yung kanilang mga anak, which is very good naman po. Kaya lang, as far as yung confession is concerned, yung maririnig mo talaga, ay hindi pa po nila kaya. Diba? Iiyak lamang po yan ang iiyak eh. Kaya nga po, kapag merong isang taong binabaptize, ano po yung sinasabi ng isang nagbabaptize? Ayon sa iyong patotoo. Ibig sabihin, ayon sa iyong public testimony, ayon sa iyong kapahayagan, ayon sa iyong sinabing pananampalataya. At makikita po natin yung mga verse po na yan dito. Ma'am, ipapakita ko po sa inyo na meron po tayo mga biblical verses po dyan. So sinabi po yan, dito po tayo natapos sa Acts chapter 2, verse number 41. Itutuloy po natin kung sino po, ito po yung mga dapat na ibaptize. Una, they that gladly received His word. Ibig sabihin, yung mga tumanggap ng salita ng Diyos. Paanong tatanggap ang isang tao ng salita ng Diyos kung hindi po niya mauunawaan ang salita ng Diyos? At paano niyang mauunawaan ang salita ng Diyos kung walang kapahayagan ng salita ng Diyos? At kung paano naman niyang magkakaroon ng kapahayagan ng salita ng Diyos kung walang magpapahayag? Ibig sabihin, kinakailangan muna na may marinig na salita ng Diyos itong taong ito bago niya tanggapin yan.
Naalala niyo yung sinabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So kinakailangan po, meron siyang marinig na salita ng Diyos, maintindihan niya yung salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na yon, patungkol po yon doon po in particular, doon po sa death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Or tinatawag po nating gospel. Okay? Pangalawa, okay, sino po yung mga dapat na baptize? Sabi po dito sa Acts chapter 8, in verse number 12. Sabi po dito, ito po ay patungkol po kay Philip doon po sa Samaria. Nag-preach po doon si Philip sa Samaria. At ang sabi po ng Biblia, but when they, o yung mga Samaritans po yun, when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Ano pong nangyari sa mga Samaritans? Nung narinig po nilang nagpipreach si Philip, naniwala po sila. Ano po ang particular na topic ni Philip? Nung si Philip the evangelist po ito, ano po ang particular na topic ng preaching ni Philip? Ang preaching po ni Philip is all about the kingdom of God and the name of Jesus Christ. So anong nangyari po dito sa mga Samaritans? Nung narinig nila at naintindihan nila yung pangangaral po ni Philip, tinanggap nila yung pangangaral na yon at ang kasunod po nun, they were baptized. Now, inuulit ko po, hindi po magagawa ng baby yan. Hindi po magagawa ng mga infant yan. So, sino po ang nararapat na bautisman as far as yung save is concerned? Unang-una, they that gladly receive His word. And then, pangalawa, they that believed the preaching or yung pag-herald ng salita ng Diyos. Okay? Now, next, tignan po natin ito. Sa Acts chapter 8, verse number 36 and 37. Etong sa chapter 8, ito po yung account na patungkol po sa eunuch at saka kay Philip pa rin. Okay. Alam niyo po ba, may isang verse po dito na tinanggal po sa mga modern versions. Hindi po nila isinali. Inumit po nila, especially po sa NIV. Okay, subukan natin. Acts chapter 8, verse number 36 to 37. And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, see, here is water. What that hinder me to be baptized? Sabi po ng eunuch kay Philip. Okay, ano pong sabi po ni Philip? And Philip said, if thou believest with all thine heart, that thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. At ano pong nangyari? Of course, binaptized. Natingnan niyo po yung pangyayaring ito. Ah. Sabi po ng Biblia, si Philip po, pagkatapos po niyang mag-preach doon po sa lugar ng Samaria, dinala po siya ng banal na espiritu sa wilderness. At doon po sa wilderness, meron pong isang eunuch po doon, isang napakayaman na Ethiopian eunuch. He was a treasurer of the Queen of Candace. At ito pong eunuch po na ito ay nagbabasa ng isang scripture. At ang binabasa niyang scripture ay doon sa part ng Isaiah. Isaiah 53, if I'm not mistaken. Okay? So, sabi po ng Spirit, sabi ng Holy Spirit kay Philip, okay, you join him. Okay, so sa madaling salita po ay nag-join po si Philip doon po sa karuwahe at tinanong po niya, in-approach po niya yung eunuch. Sabi niya, understandest thou what thou readest? Sabi ng eunuch, how can I except someone interpret it for me? Kumbaga, paano ko maiintindihan ito maliban na lamang merong isang tao na magpapaliwanag sa akin ito? At pinaliwanag nga ni Philip yun pong kanyang binabasa sa Isaiah chapter 53. At of course, yun po ay patungkol sa Panginoong Jesucristo. Sa madaling salita po, again, pinipreach dito ni Philip or tinuturo po dito ni Philip ang pangalan po ng Panginoong Jesucristo. The word of God na binabasa po nila ay patungkol po sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, nung naintindihan po ng eunuch, napakayaman po nitong eunuch na to kasi treasurer po siya eh. Nung naintindihan po ng eunuch na to, yung scripture na kanyang binabasa na ito ay patungkol sa Panginoong Jesucristo, tinanggap po niya yung salita na yon. Tinanggap po niya yung salita ng Diyos na yon. At nung nakarating na po sila doon sa isang lugar na meron tubig, a body of water, ang sabi mismo ng eunuch, teka muna, ito na, may tubig na oh. Ano pang humahad lang para hindi ako i-baptize?
Nakita niyo po yung conviction po ng banal na espiritu doon po sa eunuch. Mismong yung eunuch na ang nag-open na siya po ay baptized. Bakit po? Sapagkat yung eunuch, siya po ay masayang tinanggap niya yung binabasa niya sa scripture na una hindi niya naiintindihan. Pero nung ipinaliwanag na ni Philip, naiintindihan niya na at tuwang-tuwa na siyang tinanggap yung salita ng Diyos. Likewise, ganun din po, katulad ng mga Samaritan, tinanggap po niya yung pong katuruan na sinasabi po ni Philip ayon po doon sa salita ng Diyos. Kaya nga po siya masaya. Which means meron munang mangingibabaw, dapat meron munang salita ng Diyos na maririnig. Meron munang pangangaral ng salita ng Diyos. Dapat munang maintindihan ng tao yung kanyang kalagayan. At pagkatapos po nun, dapat niyang tanggapin yung kanyang kalagayan at tanggapin niya yung sinasabi ng scripture na walang ibang makakapagbigay sa kanya ng kaligtasan maliban na sa Panginoong Jesucristo. At masaya niyang tatanggapin yun. Natural, sino ba namang hindi magiging masaya kapag nalaman mong ligtas ka na? Diba? So masaya. And then sabi ng eunuch, okay, meron ng ano dito, meron ng tubig dito. Ano pang humahadlang para hindi ako bautismuhan? Okay, ibig sabihin, hindi lamang po tubig ang kailangan sa bautismo. Ito po ang mas kailangan. Verse number 37, and Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. Sabi ni Philip, okay, oo nga, may tubig na. Sakto na yan tubig na yan, sobra pa. Oh, kaya lang, hindi porkit may tubig na ay pwede ka lang bautismuhan. Ang pwede lamang bautismuhan if thou believest with all thine heart. Which means, to sum it up, yan pong praise na yan, believest with all thine heart, to sum it up, it means faith. Kung ikaw ay may totoong pananampalataya talaga, ayon doon sa sinabi ko sa inyo, sa scripture na binabasa mo nung una na hindi mo naiintindihan, at pinaliwanag ko sa iyo patungkol sa Panginoong Jesucristo, kung talagang nananampalataya ka talaga sa Kristong sinasabi ni Isaiah, at inilagay mo yung iyong pagtitiwala dyan, sabi ni Philip, okay, pwede na. Anong sabi ngayon ng eunuch? Here is the answer. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. You see? So doon lamang naging karapat dapat yung eunuch for water baptism. Nung sinabi niya na I believe that Jesus Christ is the Son of God. Question, sinong infant ang pwedeng mag-profess ng ganyang klaseng statement? Meron ba kayong alam na baby? Meron ba kayong alam na baby na nagsabi na, I believe that Jesus Christ is the Son of God? Sino? Meron bang baby ganyan? Abay, kahit na yung boss baby, kahit na yung baby genius, hindi niya kayang gawin yan eh. Di ba? Hindi kayang gawin ng baby yan. Yes, inuulit ko po, ang baby po ay save. Wala po akong question po dyan. Wala tayong argumento dyan. Pero ang pinag-uusapan po natin dito is yung believers. Okay? Yung save because he believed. Naligtas sapagkat siya ay nanampalataya. Yan po yung pinag-uusapan po natin dito. You see, kaya nga alam nyo, sabi ko nga po sa inyo, if I'm not mistaken, itong verse number 37, yung verse number 37 ay wala po yan sa NIV. If you have a Bible na NIV, makikita nyo po na omitted po yan. Yung verse number 37, wala po. Bakit? Yan po kasi ang nagpapatunay na wala sa Bible yung infant baptism. Sapagkat hindi kayang ano po yan, hindi po kayang gawin niya ng baby. Hindi kayang gawin ng infant. Okay? Hindi po yan kayang gawin. At kung sakali man, yung isang baby o yung isang toddler, kahit na diretso siyang makapagsalita, I believe that Jesus Christ is the Son of God, kahit na diretso na siyang magsalita ng ganyan, I do not believe na yan ay buong tao sa kanyang puso. Diba? Maaari kasing ang isang tao, ang isang bata, ay diretso na siyang makapagsalita, pero yung kanyang sinasabi ay maaaring hindi pa niya naiintindihan sa kanyang puso. Alam lang niyang sabihin, pero hindi pa niya talaga naiintindihan. Pero tingnan niyo po yung sabi ni Philip, 37, and Philip said, if thou believest with all thine
heart. Ibig sabihin, sinasabi ni Philip, naiintindihan mo ba talaga yung senior ko sa'yo, yung pinreach ko sa'yo about doon sa scripture na binabasa mo na nung una hindi mo naiintindihan, ngayon naiintindihan mo na ba kung sino yan? Oo, si Kristo yan. Ngayon naiintindihan mo lang si Kristo yan, naiintindihan mo ba kung anong klaseng persona si Jesus Christ? Oo, naiintindihan ko na siya ay anak ng Diyos. Naiintindihan mo ba kapag sinabing Son of God? I mean Son, the same in nature as God. Naiintindihan mo ba yon? Yes, naiintindihan ko na. At ang sabi niya, I believe with all my heart that Jesus Christ is the Son of God. Jesus Christ is the Savior. Di ba? So, Jesus Christ is in the same nature as God. Naiintindihan niya. So, kaya ang sabi ngayon ni Philip, okay, pwede, sige. Ayon sa iyong patotoo. At alam niyo naman kung ano yung kasunod na nangyari. Sila po ay bumaba ng karuahe at sila po ay parehas na lumusong doon sa tubig at ang eunuch po ay nabaptized. Okay? So, yan po yung biblical reference po natin. Yan po yung mga Bible references po natin para patunayan po natin kung sino po yung mga nararapat na mabaptize. Okay. So, una, yung mga masasayang tumanggap sa kanyang salita, yung pong nakarinig ng salita ng Diyos, yung pong naniwala sa salita ng Diyos, yung inilagay nila yung kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ano po yung kasunod? Okay. In Acts chapter 10, in verse number 43 down to verse number 44, ito po yung sinabi ng Biblia. To him give all the prophets witness that through his name, sino yung name na yun? Walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Through his name, whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Okay? While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Okay, sino po yung tinutukoy po dito? Kung familiar po kayo sa account ni Cornelius. Si Cornelius po ay isang Roman centurion. Sa madaling salita, he was a Gentile, hindi po siya Hudyo. At during that time, ang mga apostles and even yung mga disciples ay nagpipreach lamang ng kingdom of God to any other people but to the Jews only. Okay? Pero ngayon po, kakaiba po itong pangyayari kay Peter. Sapagkat si Peter po ay naka-encounter ng isang Gentile. At hindi lang basta Gentile, may authority. May authority sa Roman government. At alam naman natin na ang Roman government ay galit sa mga Kristiyano during their time. Isang araw po si Peter ay nandoon po siya sa isang tahanan ng pangalan po ng may-ari ng bahay ay si Simon the Tanner. Si Peter po ay nagpipray. At nakakita po siya ng vision ng mga unclean animals. Vision po ito, ha? Tandaan nyo po, it's a vision. Nakakita po siya, habang nagpipray siya, nakakita po siya ng vision ng mga unclean animals. At meron pong isang boses, tinig po ng Diyos, na nagsasabing, Peter, kill and eat. Kumbaga, kumatay ka ng isa dyan at kumain ka. Pero ano sabi ni Peter? Sabi niya, Panginoon, hindi po ako kumakain ng mga unclean animals. I think 3 times na nangyari po yun. 3 times na nangyari. So, sabi ni Peter, hindi po ako kumakain ng mga unclean animals. At while Peter is amazed at siya po ay nag-iisip, ano kayang ibig sabihin ng vision na yon? Bigla na lang merong kumakatok doon sa bahay at sinasabi nga na pinasusundo siya ni Cornelius. So, nagtataka siya. Una, na siyempre natakot siya kasi Roman soldier yun eh. Baka arestuhin siya at ikulong siya. Pero sumama pa rin siya. At doon nga niya napatunayan na mga hintil yung mga nandoon sa tahan. Ngayon din niya naintindihan na ang tinutukoy ng Panginoon na unclean, sapagkat ang mga Hudyo po, ang turing po nila sa mga Gentiles ay mga unclean people. Yan po ang turing ng mga Hudyo sa mga Gentiles. Meron pong racial discrimination, a strong racial discrimination during their time.
So, ang turing po ni Pedro, o ang turing ng mga, hindi lang si Pedro, kundi halos lahat ng mga Hudyo sa mga Hentil nung kapanahunan na ito, ay mga maruruming tao. Pero sinasabi po ng Panginoon dito na, teka muna, pagdating sa tinatawag na pananampalataya, walang Hudyo o Hentil. Kinakailangan na i-preach mo ang salita ng Diyos sa kahit na sino mang tao, whether yan ay Hudyo, whether yan ay Hentil. So sa madaling salita po, eto po si Peter, nangaral po siya doon ng salita lang ng Panginoon at nagtaka si Peter sapagkat itong mga Hentil na ito, yung si Cornelius at yung kanyang household, ibig sabihin lahat ng kanyang nasa tahanan, ang sabi ng Biblia, sila po ay nanampalataya. At nung sila'y nanampalataya, nakita rin na witness din ni Peter na ang Holy Ghost ay sumaka nila rin. Ibig sabihin talagang naligtas po talaga sila. Sila po'y nakarinig ng salita ng Diyos at kumbaga sila rin po ay inayuna ng banal na Espiritu. So kinaroonan din po sila ng banal na Espiritu. Kaya sabi ni Peter, ay, teka muna, itong mga naligtas na ito, tignan po natin yung kasunod. Okay? So sa madaling salita, ito po ay mga napatawad na mula sa kanilang mga kasalanan. Okay? Ang kasunod po, tingnan nyo po, sa 47 and 48 ng Acts chapter 10. Can any man, sabi ni Peter, pagkatapos na sila po ay makatanggap ng remission of sins, sabi ni Peter, can any man forbid water that this should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? So, sino po itong mga mababaptize? Ito po yung napatawad ng kanilang mga kasalanan. Okay? Babalikan ko po yung slide. Sabi po dito, to him give all the prophets witness that through his name, whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Question, etong si Cornelius at yung kanyang household, hindi pa man sila nababaptize, they already received the remission of sins sapagkat sila ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo at sila ay kinaroonan na ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, katulad ng sinabi natin na meaning ng baptism, ang bautismo ay hindi paghuhugas ng kasalanan. Sapagkat ang mga nagpapabautismo ay napatawad na sa kanilang kasalanan. Okay? Kapatawaran muna ng kasalanan bago bautismo. Hindi yung pagkatapos mong mabautismuhan, saka mahuhugasan na yung iyong kasalanan. Hindi po ganun. Ang bautismo ay hindi pagtatanggal ng kasalanan. Maaring matanggal ang iyong libag, pero hindi ang iyong kasalanan. Okay? Ang bautismo, una muna ay makakatanggap ng remission of sin yung mga tao pag sila po ay tumanggap sa Panginoon. At ang kasunod po nun ay bautismo. Sabi ni Peter, can any man forbid water that they should not be baptized, which have received, take note, received, past tense na po yan, tumanggap na po, kinaroroonan na po sila ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay nag-indwell na sa kanila. Hindi po mag-i-indwell ang banal na Espiritu sa isang tao na hindi paligtas. Ang banal na Espiritu ay nag-i-indwell lamang sa puso ng isang tao kapag ang tao na yan ay ligtas na. Okay? At siya ay napatawad na sa kanyang mga kasalanan. Doon lamang yung pagkakataon na ang banal na Espiritu ay mag-i-indwell o maninirahan sa puso ng isang tao. Pero sa pagkakataong ito, teka muna, si Cornelius ay hindi pa nababaptize. Ibig sabihin, hindi po requirements ang baptism pagdating sa indwelling ng banal na Espiritu. Sa madaling salita po, ang isang tao na tatanggap sa Panginoon, nagsisisi ng kanyang kasalanan, I mean totoo ha, tinutukoy ko po, yung totoong na magsisisi ng kanyang kasalanan at ilalagay yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, siya po ay patatawarin ng Panginoon at ang banal na Espiritu ay mag-i-indwell sa kanya. Kaya nga po ang tawag na sa kanya ay believer or isang taong ligtas na sapagkat kinaroroonan na siya ng banal na Espiritu. At pagkatapos po nun, ang sabi ni Pedro, yun na ang kasunod, baptism. Sabi ni Pedro dito,
Sino pang hahadlang? Nakita nyo po, yung meaning ng statement ni Peter is the same doon sa sinabi ni Philip. Can any man forbid water that this should not be baptized? Okay, ano po yung kasunod? And he commanded them. Sino yung commanded? Sino yung kinumand ni Peter? Yung mga sambahayan ni Cornelius. Si Cornelius at yung kanyang buong sambayanan, ano sabi? To be baptized in the name of the Lord, then prayed they him to tarry certain days. Akalaan nyo po, nabaptize po yung isang hentil, ano po, doon po sa mismong kanyang tahanan. Tandaan nyo po, si Cornelius is a member of an Italian band. Isa sa pinakamalupit na grupo ng sundalo during their time. At talagang galit na galit ang Roman government, I mean, lalo-lalo na po nung kanilang kapanahunan, dito po sa mga apostles, sa Kristiyano, dahil nga sa sinasabi nila na itong mga Kristiyano ay nagbabiolate ng mga Roman law. Pero mga kapatid, dito po makikita po natin na isang tao na merong authority sa government ay naligtas. Nagsisi ng kanyang kasalanan at tinanggap sa puso niya ang Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Siya po ay naligtas, nanahan ang banal na espiritu sa kanyang puso at ang kasunod po nun ay sumunod siya sa tubig ng bautismo. Okay? Now, so ito po yung mga tumanggap na, nanahan na ng banal na espiritu. And then, when the Philippian jailer asked, naalala niyo yung Philippian jailer? Yung nakulong po si Pablo. Ang sabi nung lumindol po yun, kumakanta si Pablo at saka si Silas ata yun. Kumakanta sila, tapos lumindol, tapos yung kanilang mga shackles, yung kanilang mga posas, kumbaga, ay natanggal. At sila ay nakawala. Ibig sabihin, nawala yung mga tanikala sa kanilang mga braso at paa. So natakot ngayon yung Philippian jailer. Kasi, dahil nga siya yung duty during that time, kapag nakatakas yung mga prisoners, abay pananagutan niya noon. At ang ano niyan, ang parusa niyan ay kamatayan. Natakot ngayon yung Philippian jailer. Sabi ni Pablo, "Huwag ka matakot. Hindi kami umalis, nandito lang kami. Bagamat hindi na kami nakaposas, pero hindi kami umalis, nandito lang kami." Sabi ng Philippian jailer, "What must I do to be saved? Anong gagawin ko para ako ay maligtas?" Anong sabi ni Pablo? Sabi ni Pablo, "Magpabaptize ka sa pangalan ng Panginoon para ikaw ay maligtas." Hindi. Hindi po ganyan ang sinabi ni Pablo. Anong sabi ni Pablo? "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." Hindi sinabi ni Pablo na, kumuha ka ng tubig at kinakailangan mo magpabaptize para ikaw ay maligtas, para mapatawad ka sa iyong kasalanan. No, hindi po. Hindi ganyan ang sinabi ni Pablo. Ang sinabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Paano ka mananampalataya sa Panginoong Hesukristo? Unang-una, dapat ka muna makarinig ng salita ng Diyos patungkol kay Kristo. At kapag nakarinig ka ng salita ng Diyos patungkol kay Kristo, doon ka ngayon manampalataya ayon sa pagkakilala mo sa Panginoong Hesukristo. Yung sa isa ibinahagi sa yung salita ng Diyos na si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas, si Kristo ang namatay, inilibing at muling nabuhay upang magbayad ng iyong mga kasalanan. At kapag nanampalataya ka diyan, nagsisi ka ng iyong kasalanan, tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay mapapatawad sa iyong mga kasalanan. You will receive remission of sins, sabi ng Bible. Sabi nasa natin kanina. You will receive the remission of sins and then the Holy Ghost, sabi ng Bible, will indwell sa puso mo. And then, ang kasunod nun, baptism. Okay? So, dito po, makikita po natin, Paul did not tell him to be baptized to be saved. His baptism came after his believing, which sets the scriptural standard. Ibig sabihin, as far as kung sino ang dapat na baptize, according to the established Bible pattern, only those who have trusted the Lord Jesus Christ as their personal Savior
sila lamang ang dapat na baptize. Water baptism then is not salvation but obedience to a command by God concerning discipleship. Sa madaling salita po, pag ikaw po ay magpapabaptize, ang dapat ang nasa isipan mo ay ako ay susunod sa command ng Panginoon. Ang bautismo ay hindi po spiritual birth. Ang bautismo ay hindi po salvation. Ang bautismo ay hindi po remission of sins. Ang bautismo ay hindi po indwelling of the Holy Spirit. Ang bautismo is an obedience to a command. A figure, a picture, an outward testimony, a public profession, an answer of a good conscience. Yan po ang bautismo. Question, mga kapatid. Nung ikaw ay nabautismohan, anong purpose mo? Okay? Ano bang purpose mo nung ikaw ay nabautismohan? Alam mo ba kung kailan ka nabautismohan? Paano ka nabautismohan? Alam mo ba, alam mo na ba yung kapaligiran noon nung ikaw ay nabautismohan? O baka hindi mo pa alam yung nangyayari sa'yo kasi baby ka pa lang? Di ba? Baka hindi mo alam. Baka ikaw ba talaga, yung nung ikaw ba ay nagpabaptize, ikaw ba talaga ang nag-decision yan? I mean, buong puso mo ba? Katulad nung ginawa nung Philippian, nung Ethiopian eunuch, na sinabi ni Philip, aba, eh kung talagang buong puso kang nananampalataya, pwede. Ano sabi ng Ethiopian eunuch? Sabi niya, I believe that Jesus Christ is the Son of God. I mean, truth in my heart, buong puso, naniniwala ako. Okay, sabi ni Philip, thou mayest. Question, ikaw ba ay talagang totoong nanampalataya nung ikaw ay nabautismohan? Or nabautismohan ka lamang sapagkat magkakasama kayo ng barkada mo? Or nabautismohan ka lamang kasi yun ang gusto ng nanay at tatay mo? At sasabihin sa'yo, welcome to the Christian world. Ha? Anong welcome to the Christian world? Ang baptism po ay hindi pag-welcome sa Christian world. Ano po? Sapagkat ang pagiging born again po ay hindi nakasalalay sa bautismo. Ang pagiging born again po ay nakasalalay po sa Panginoong Hesukristo. You see? So hindi po ang bautismo po ay hindi po para ikaw ay maging Kristiyano. Kaya ka nagpapabautismo kasi Kristiyano ka na. Okay? Pagsunod, ganito po 'yan. Ang isang tao po ay magpapabautismo kasi anak na siya ng Diyos. Okay? At kung gusto nyo po na maging isang masunuring anak ng Diyos, ang unang hakbang na inyong gagawin ay bautismo. Hindi ka magpapabautismo para maging anak ng Diyos. Para maging anak ka ng Diyos, sundin mo yung John 1:12. Anong sabi sa John 1:12? But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe in His name. Yun po yung paraan para ikaw ay maging anak ng Diyos. Kinakailangan mong magsisi ng kasalanan at tanggapin sa puso mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Napaka-basic po nito, mga kapatid. Pero alam nyo po ba, nakakalungkot po nito? Marami pa rin sa atin ang sumasala. Basic na po ito, ha? Pero marami pa rin ang sumasala. So, paano ka ngayon magiging anak ng Diyos? Magsisi ng kasalanan at tanggapin ng buong puso si Kristo. Mag-iindwell ang banal na Espiritu, mapapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Yan po yung paraan para maging anak ng Diyos. Pero kung sasabihin mo na kaya ka magpapabautismo para maging anak ng Diyos at i-welcome ka ng iyong mga ninongs at ninangs, welcome to the Christian world, abay, nagkakamali ka. Hindi po yan ayon sa Biblia. Hindi po ganyan ang itinuturo ng Bible. Maaring ganyan ang tinuturo ng religion, pero hindi po yan ang tinuturo ng Bible. Na? Hindi po ganyan ang katuruan sa salita ng Diyos. Kaya nga po, from Matthew hanggang Revelation, maghanap po kayo diyan, from Matthew hanggang Revelation, maghanap po kayo diyan ng baby na binautismuhan. Wala po kayo makikita. Wala. Bakit? Ang karapat dapat lamang pong bautismuhan ay yung nag-profess, nag-confess
na siya po ay nananampalataya sa Panginoon. Yung baby, hindi po yan kayang mag-confess. Iiyak lang yan ng iiyak. Uwa, uwa, uwa. Puro ganun lang yan. Oh. Hindi pa niyang kayang magsalita eh. Kaya nga anong ginagawa ng mga ninong at ninang? Sila yung tumatango. Amen, amen. Yung mga ninong at ninang na lang ang sumasagot kasi hindi pa kayang sumagot ng bata eh. Oh, kahit na ayaw ng bata, wala siyang magagawa. Pero pagdating po sa bautismo, dahil ito po ay obedience, nangangailangan po ito ng sarili mong desisyon. Nakita niyo po yung tanong po ni Philip doon po sa Ethiopian eunuch? Sabi ng eunuch, yung mismong yung eunuch na ang nag-ano ha, yung eunuch na mismo ang nag-volunteer, sabi niya, oh, eto na, may tubig na. Bakit ayaw mo pa akong bautismuhan? Ah, sabi ni Peter, teka muna. Ay, sabi ni Philip, teka muna, hindi ganyan kadali yan. Kung ikaw ay nananampalataya ng buong puso patungkol sa Panginoong Jesucristo, then pwede kitang bautismuhan. Pero kung hindi ka nananampalataya, kahit na san gaano karami yung tubig dyan, ay hindi ka pa pwedeng bautismuhan. Ano sabi ng eunuch? I believe with all my heart that Jesus is the Son of God. Then, sige, pwede kang bautismuhan. Ayon sa iyong patutuo. You see, kaya nga mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, during the Dark Ages, 1,200 years na tinatawag po sa history na Devil's Millennium, more or less 50,000 Christians ang namatay. Ang issue, baptism. Ganun po kasagrado yung ordinance na yan. Bagamat, inulit ko po, bagamat yung tubig dyan, wala pong magical power dyan sa tubig. Ano po, hindi po yan holy water. Ah, yung tubig dyan ay hindi holy water. Now, isipin nyo po, kung ang tubig ni John the Baptist, nung siya ay nagbabautismo ay holy water, aba, eba yung Jordan River, napakaraming holy water nun. Naisip nyo ba yan? Oh. Kung si John the Baptist, ang kailangan sa pagbabautismo ay holy water, akalain mo kung ilang volume ng tubig ang Jordan River? Oh. Na para maging holy water. Abay, dapat doon tayo lahat magpabautismo sa Jordan River. Sapagkat holy water pala yun. Pero hindi po ganun eh. Hindi po, ayon sa Biblia, hindi po doon sa tubig. Kaya nga po ito ay ordinance, hindi po sacrament. Hindi po doon sa tubig. Nakita nyo po si Philip, meron ng tubig eh. Pero ang issue ay hindi yung tubig, ang issue ay yung pananampalataya. Kung totoo kang nananampalataya, okay, kung totoo ka talagang ligtas, at talagang tinanggap mo ng buong puso ang Panginoong Jesucristo, sabi ni Philip, thou mayest. Pwede na. You see, so tanungin po natin, nung ako ba ay nabautismuhan, talagang nanampalataya na sa Panginoon? Nung ako ba ay sumunod, nagdesisyon na sumunod sa tubig ng bautismo, talaga bang totoong nanampalataya na ako sa Panginoon? Totoo ba na alam kong ako ay ligtas na? Totoo ba na alam kong ako ay pinatawad na sa aking mga kasalanan? Well, alam niyo po mga kapatid, hindi niyo po kinakailangang malaman ang lahat ng doktrina sa Bible bago ka magbabaptize. Kasi yan po yung sinasabi ng ilan, hindi pa ako handa na magbabaptize kasi marami pa akong dapat malaman. Well, lahat po tayo ay marami pang dapat malaman. Kahit na po ako, kahit na po kami, marami pa tayong dapat malaman talaga. Sapagkat lahat po tayo is unto maturing. So lahat po tayo ay marami pa tayong dapat na malaman sa Biblia at hindi po natin mauubos kung kaalaman lamang po ang pag-uusapan, hindi po natin mauubos yung Biblia. 66 books lang ito, pero napakarami pong wisdom ang nandito at hindi natin ito mauubos. Mauubos na lang yung book natin, pero hindi po mauubos yung wisdom dito sa Biblia. Ano po, hindi natin kayang ubusin yan. Mamamatay na lang tayo, pero baka hindi pa tayo maka 1/4 pagdating sa wisdom sa Biblia. Napakarami po niyan. Pero ang kinakailangan mo lamang maintindihan ay yung kaligtasan. Siguraduhin mo na ikaw ay ligtas na, nagsisi ka ng iyong kasalanan at tinanggap mo sa puso mo si Kristo bilang Panginoon sariling tagapagligtas. At ang motibo mo kaya ka magpapabautismo sapagkat nais mong sumunod sa Panginoon. Because it is the first step of obedience to God.
Now, ang tanong ngayon, okay? Ang tanong, halimbawa ako ngayon magpapabautismo, kanino ako pupunta? Pag halimbawang meron kang dokumento at gusto mo ng duplicate copy ng iyong mga legal documents, kanino ka pupunta? Sa copyist. Di ba? Pag halimbawang meron kang problemang dental at gusto mong mas resolba, maayos yung problema mo sa dental, kanino ka pupunta? Sa dentist. Siyempre, di ba? Halimbawang gusto mo naman ng mga pattern at gusto mo na gusto mong maka-develop na mga magagandang mga methods, kung ano man ang mga gusto mong para sa ang methods 'yan. Saan ka pupunta? Sa Methodist. Question, kung kailangan mo naman ng baptism, saan ka pupunta? Sa Baptist, siyempre. Ganun lamang po kasimple. Sapagkat yung word po na 'yan, alam ko na naitalakay ko na po dito 'yan. Binanggit po ng Biblia dyan na ang Baptist, it means authority. Tandaan nyo po, si John ay hindi po sinabi ng Biblia na John the Baptizer or John the Baptizer. Hindi po tinawag si John as John the Baptizer. Tinawag po siya na John the Baptist. Ibig sabihin, siya yung may authority para iganapin yung baptism na yon. Now, pag sinabi pong baptizer, ayun lamang nagbabaptize. Pero tandaan nyo po na Isaiah chapter 40 verse number 3, ang prophecy po kay John is a person or a man crying in the wilderness. Ibig sabihin, preaching. Hindi po sinabi ng Isaiah chapter 40 verse number 3 that there was a man baptizing in the wilderness. Pero ang sinabi po kay John, ang prophecy po kay John is a man crying, preaching, heralding, or giving a warning in the wilderness. Ibig sabihin, ang pinaka-purpose talaga ni John is to preach. Ibig sabihin, si John, you can call him John the Preacher. Bakit? Nagbi-preach siya, nagwa-warn siya. You can call him John the Baptizer. Bakit? Nagbabaptize siya. Pero in totality, si John the Preacher and John the Baptizer, kung pag-uusapan yung kanyang authority, siya po ay si John the Baptist. Naunawaan niyo po yung kaibahan po niyan, yung Baptist at saka Baptizer. For example po, sino man ang tatayo sa pulpito na maghahayag ng salita ng Diyos, siya po yung preacher. Okay? Maaring hindi siya yung pastor, pero sa pagkakataon na yon na siyang nagpipreach, siya yung preacher. Okay? At maaring makikita nyo siya na nagbabaptize, so kapag siya nakikita nyo nagbabaptize, siya yung baptizer. Maaring hindi siya yung pastor, pero makikita nyo siyang nagbabaptize. Kaya siya ay yung baptizer during that time. Pero pag sinabi po na, example lamang po ito, pero pag sinabi pong siya yung pastor, yung authority, mga kapatid, na pwede siyang mag-preach at mag-baptize. Naunawaan nyo po yan, ganun din po sa word na Baptist. Okay, yung authority po ng Baptist, siya po yung kay John, na nagpipreach siya in the wilderness, nagbabaptize siya sa River Jordan. So kaya nga po sabi po nila, ang kagandahan po nito sa atin po, ano po ang kagandahan po nito sa atin? Ito pong salita ng Diyos, meron na po tayong guide. Susunod na lamang po tayo sa guide. Huwag po tayong aalis doon sa guide para hindi po tayo mapahamak. Okay? Ano po yung tinutukoy po natin dito? Believer's baptism. Now, pag sinabing believer's baptism, anong ibig sabihin niyan? It's a picture, a figure, an outward profession. It is an answer of a good conscience. It denotes obedience. It is an identification sa Panginoon, yung kanyang death, burial, and resurrection. So, from the word baptism means to make under. Ganyan po, okay? Ngayon, kung yan po yung baptism, sino po yung dapat na i-baptize? Ayon po sa ating pag-aaral, yun pong mga
nagtiwala o naligtas o nanampalataya sa Panginoon Jesucristo dahil narinig nila yung salita ng Diyos. Narinig nila yung salita ng Diyos and so nanampalataya sila sa Panginoon, napatawad sila sa kanilang mga kasalanan at kinaroonan sila ng banal na espiritu. Sila po yung nabautismuhan. Okay, ano po ang kanilang purpose? Gusto nilang magsumunod sa Panginoon. To obey. Okay? So, sila po ay susunod sa Panginoon sapagkat ito po yung unang hakbang ng pagsunod sa Panginoon. Ipinapakita sa maraming tao na ikaw ay hindi mo kinahihiya ang Panginoon at ipinapahayag mo ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng bautismo sapagkat hindi naman nakikita ng tao yung iyong pananampalataya kung hindi mo ito ipapahayag. So, kaya ito ay kapahayagan ng iyong pananampalataya. So, ipinakita mo ngayon yan doon sa bautismo. Kanino ka ngayon dapat magpabaptize? Natural. Ang issue is baptism and so pupunta ka sa Baptist. Hindi sa dentist. Diba? Eh, paano ka naghanap ng pandesal niyan sa hardware? Oh, pagbibili ka syempre ng tinapay, pupunta ka doon sa bakery. Yun ang tamang lugar. Oh, kahit na anong klaseng bakery yan, basta't sa bakery kasi nandoon yung tinapay. Kung maghahanap ka ng pako, ay pupunta ka sa hardware. Ganon din naman, kapag ang issue ay problemang dental, pupunta ka sa dentist. Kasi dental ang problema mo eh. Oh, huwag kang pupunta sa OB. Bagamat may konting may kaalaman, yung mga doktor, mga OB, patungkol din dyan, pero mas matutulungan ka ng dentist. Ganon din naman kapag ang issue is baptism. Pag ang issue is baptism, huwag kang pupunta sa Methodist. Pupunta ka sa Baptist. Sapagkat sila yung may right authority pagdating sa baptism. Okay? So I hope naintindihan niyo po yung ating lesson ngayon pong hapon pong ito. Alam niyo po, ito pong pinag-aaralan natin every Thursday. Ito po ay mga subject sa Bible school. Hinihimay-himay lamang po natin sapagkat limitado po yung ating oras. Pero mga subject po ito sa Bible school. At paulit-ulit po ito na itinuturo sa mga estudyante para hindi po mawawaglit sa isipan ng mga estudyante. Sapagkat sabi ko nga po sa inyo, sa dami ng mga naglabasang mga relihiyon ngayon sa mundo, ang daming mga preachers na magagaling magsalita, pero hindi naman ayon sa Biblia, ang dami pong naluloko. Pero mga kapatid, kung susubaybayan mo or magbabantay ka or susunod ka sa sinasabi ng Biblia, hindi ka lulokohin ng Diyos. You see? Babatay ka lang sa salita ng Diyos. Ito ang Biblia, ito ang batayan natin. Dito tayo kukuha ng atin pong doktrina natural para hindi po tayo maloko. Hindi po tayo kung saan-saan dadalhin ang mga umuusbong lamang na mga doktrina. Okay? So I hope na meron po kayo natutunan sa hapon pong ito. Maraming salamat po sa inyo pong panunood, pagsubaybay sa atin pong program. At of course, hindi po matatapos yung ating programa na hindi po tayo nagbibigay ng atin pong tribute sa atin pong mga frontliners. Ito po yung atin pong awitin para sa ating mga frontliners. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes.
I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and humbly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong. And one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank the real heroes.